What's up? Good morning, mga pre. Alright, kamusta? So, ayun. Ito nga pala ako sa may kwarto na ako. Voice over muna tayo. Ayan nga pala yung kwarto namin. Noon, mga time na kasagsagan parang anxiety ko noon. Way back 2020. Ayun. So, ayun. Comfort zone ang ating topic ngayon. So, ayan lang talaga. Ayan, lugar na yan. Ayan. Yung apat na sulok ng kwarto na yan. Yan ang mismong dyan na umiikot ang mundo ko. So yan, nag-build na ako ng mga ano yan, yung mga pang-exercise ko. Yan. Yan lagi kong pwesto. So yan, balik tayo sa comfort zone. No? Comfort zone. So, may iba't iba tayong ano ng comfort zone, no? Ibig sabihin. Or pantukoy kung ano yung ating comfort zone pagdating sa anxiety. No? Sa nangyayari sa atin. No? Yung feeling na wala kang nararamdaman sa part na yun, walang stress, walang pressure, yung parang relax na relax ka, kalmado, feeling mo ligtas ka, komportable, di ba? Yung walang alalahanin ba, ganun. Tapos yung takot mo wala, parang ano lang, okay ka lang, wala kang masyadong iniisip, ganun. Yung nakakagalaw ka ng ayaw, tsaka iba't iba pa, no? So depende yan kung ano yung ano sa'yo, na ituring mong comfort zone para sa'yo, no? So, yun. Pero, nung natuklasan ko na lahat ng mga napapatungkol sa anxiety noon, no? Ayan, nagawa ko dyan. Bonghi. So, yun, nung natuklasan ko na nga siya, no? Dyan na bumukas yung kaisipan ko na, ganito pala yun. Yung palang pagtatago ko dito, yung pag-iisip ko ng sobra-sobra, although lahat naman ng part na yon, lahat ng pag-iisip ko nun is kasama talaga, no? Kasi hindi pa ako ano nun eh, wala talaga akong alam nun eh, mga time na yon. So, naibabahagi ko to sa inyo bilang nakaranas ng sobra-sobra noon. Kaya kung kayo man na nakakaranas ngayon, no? So, ano nyo na lang sa sarili nyo, no? Kumbaga, lahat ng itong naranasan ko is huwag na mangyari sa inyo, no? Ayan. Ayan, labas na ako ng gate. Ayan, nagsisimula ako. Yung part na yan, ayan. Dumudungaw lang ako sa gate niyan. Pero wala talaga akong ano yan. Kumbaga, hanggang dyan lang ako. Hindi ako umaalis sa bahay. Ayan, yung motor ko, kahit nandyan lang yan. Labas na ng kapatid ko yan. Pero hindi ko ginagamit yan. Dyan lang siya. Pinapaarawan. Ako kasi nagpapaaraw na ako doon sa rooftop namin, no. Ganun lang yung araw-araw kong buhay, no. So yun, tas exercise, paaraw, ganun-ganun. Hanggang dyan lang ako sa bahay namin. Ilang linggo ako, ilang buwan ako nandyan lang sa bahay. Hindi talaga ako lumalabas. Lalabas lang pag may check-up, ganun. Pero hindi talaga ako lumalabas na para makipagkwentuhan, maggalagala, ganyan. And kwento ko yung guhit na yan na nasa kalsada. Ilang linggo akong paikot-ikot lang yan, babalik na ulit ako sa bahay namin doon sa may point na sasakyan. Ayan, yung guhit na yan, pabalik-balik lang ako dyan. Sipin nyo yun, nung medyo na nare-realize ko na wala naman pala nangyayari sa akin masama, tuwing lalampas ako sa guhit na yan, yun ang ginagawa ng isip ko na pag lumampas ako dyan, may lalabas na sintomas. So, ako lang ang gumagawa ng sarili kong comfort zone. I mean, parang ganun. Binubuo ko siya sa isip ko na kapag lumampas ako sa guhit na yan, hanggang dyan lang talaga ako, may lalabas na sintomas. So, ganun kagaling ang isip natin, no? Kasi yon, hindi ko pa alam talaga ng mga time na yun, mga kapatid. Kaya tong mga napabahagyo sa inyo, yan. Yan, nung medyo na ano-ano na ako, na iisip-isip ko na, bakit ganun, pag lumalampas naman ako dun sa may gate namin, ay dun sa may guhit na yon, okay lang naman ako hanggang sa nasom o ano-ano na. Kumbaga, lumaki na nang lumaki yung sakop ng comfort zone ko, no? Ganun kasi ang ano dyan, eh. So, yun. Nung natuklasan ko, no? Na kapag binibaby mo pala siya or nagtatago ka,
binibaby mo or binibigyan mo siya ng halaga, yun pala nagpapalakas sa kanya. So, naisip ko, ay, oo nga, no? Kasi, na-prove ko rin siya sa, na-prove ko siya sa sarili ko, yun nga pala. Ganun pala yun. Hanggang sa, yun na nga, hanggang sa bumukas na ngayon kaisipan ko na ganito, ganyan. Ah, yun pala yun. So, yun. Sa part ng anxiety recovery, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, sa anxiety kasi is, ang comfort zone natin is illusion lang, mga kapatid. Di yan totoo. Gaya ng sinabi ko sa inyo, yung guhit na yon, ako lang ang nagsabi nun sa sarili ko na kapag lumampas ako sa guhit na yan, may lalabas na sintomas. Totoo, may lalabas na sintomas. Dahil binigyan ko ng limitasyon yung sarili ko. Ganun ang part ng anxiety recovery, mga kapatid. Sana maintindihan niyo yun. Kaya kayo, kung nagtatago pa rin kayo dyan, ibig sabihin lang, gumagawa kayo ng sarili yung limitasyon. Hanggang doon lang talaga kayo. Hindi nyo maintindihan ng mga bagay-bagay na malayo sa'yo kung hindi mo napupuntahan. Hindi mo hinaharap yun. Kasi kung hindi mo haharapin yung takot na yun, wala talaga mangyayaring pagbabago sa'yo. Walang recovery na mangyayari kung hindi mo haharapin yung takot na yun. Yung paglabas-labas na lang na ganyan, mga pasimpleng hakbang-hakbang na yun. So, ang patunay dyan is, kung totoo ang comfort zone, bakit maraming nakaka-recover? Bakit marami ang nakakalabas na ngayon? Marami nang nakakabalik na sa dati nilang buhay. Kung totoo yung comfort zone na yan, no? So, isipin nyo rin yun. Ayan yung simpleng tanong ko sa inyo, no? Kasi nga, kapag binibigyan mo ng limitasyon ang sarili mo, na hanggang doon ka lang talaga, ganyan kagaling ang isip, mga kapatid. So yun lang, mga pre, no? Medyo ano talaga akong magano ngayon. Sensya na kayo, no? Ano lang tayo, voice over. Medyo ano pa, pangit pa nga kayong pakiramdam. Pero, so maraming salamat, mga pre. Adios.